Magandang araw. This is Jeff from Batangas City and I'm repping Med Unit. Rap name wala. Wala akong rap name. Pangalan ko lang talaga, Jeff. And then dinudugtungan ko lang ng pangalan ng grupo ko. Kaya nagiging Jeff of Med Unit. Yun lang, ganun lang kasimple. Kasi parang para sa akin, hindi ko naman kailangan mag-portray ng kahit anong image para lang gumawa ng music na gusto ko. Kaya, ayun, wala. Ang pangalan ko lang at wala akong pinagpuhanan. Influence sa rap, siguro grade 5, grade 6, ako mahilig dahil narinig ko noon si Mike Shinoda ng Linkin Park, cassette tape pa noon. Halos masira yung cassette tape, kaka-rewind kasi kinakabisado ko yung mga kanta nila. Tapos, Eminem. And then, meron akong dalawang pinsan, si Kuya Jules, tsaka si Kuya Kiko. Sila yung parang nagbigay sa akin ng iba pang option ng mga artist na pwede kong pakinggan. Dahil sa kanila ako nanghihiram ng mga CD na kung minsan di ko na rin nababalik. CD ni Tupac, CD ng Bone Thugs, CD ng Cypress Hill, Insane Clown Pose, ayun, sa kanila ako nakilala sina Snoop Dogg, sina Dr. Dre. Ayun, and then nakilala ko, may nakilala ako na tropa na kapatid ng aming gitarista sa Vagrant, si Charleson. Binigyan niya ako ng CD ng TDP, compilation mixtape. Tapos yun, pinakinggan ko. And hindi ko alam, yung palang isang grupo doon ay kapitbahay ko lang, si J. King. And then, ayun, naging barkada ko siya. Naging barkada ko si Ikit. Sinama nila ako sa mga recording session. Nakilala ko si Trey Cash ng Lamarga. Ayun, narinig ko yung music nila. And the rest is history. Hanggang sa natuto rin. At ayun, kaya ako nandito ngayon. Anong nagustuhan ko sa rap? Siguro yung pagiging universal niya. Kasi siya yung tipo ng genre na pwede mong isaliw kahit sa anong uri ng music. Kumbaga, limitless. And pagdating naman sa pagsusulat, mas madali para sa akin na input o ilapat yung gusto kong sabihin, yung pakiramdam ko, yung vibe dun sa tunog. Kasi na kailangan mo lang naman is instrumental lang beat. And pag sa recording naman, mas madali kaysa sa full setup na banda. Kasi dito sa rap, kailangan mo lang computer, condenser, microphone, monitor, speakers, and DAW. Tapos ikaw na ang bahala. Tenga mo na lang ang tatangayin kung paano mo siya i-mix. Kaya mas madali. Gustong makakulab na artist, siguro Just Hush. Kasi gusto kong mag-experiment ng ibang style ng music, kumbaga, ibang style ng atake. Gusto ko yung medyo parang R&B. Magaan lang yan. Kaya, Just Hush. Ang aking top 3 na hinahangaan ay sina Mike Swift, Six Blade, and Pinuji. Mike Swift kasi, kumbaga, parang dating sa diskarte, all in, kumbaga, one man army. And Six Blade kasi yung musicality, nandun na lahat ng flavor, kumbaga, lahat, walang tapon, mahuhusay. And Pinuji, hindi, musicality rin. Lakas ng tama sa akin ng mga music na ginagawa nila ng DRP. Isang gusto ko yung the way kung paano siya mag-produce ng beats. Marunong din kumanta, mahusay din magsulat. Yun ang aking top 3. Ang aking top 3 na favorite
kong laging sinasoundtrip hanggang ngayon ay Simula Pa Lang, yung number one. Simula Pa Lang by Pino G. Collaboration yon nila, nina Smuglas, nina Tony Grove. Gustong-gusto ko dun yung verse ni Pino G. Talagang solid. Kaya, paborito-paborito ko. Ganda ng message. Kumbaga, kung ikaw ay aspiring artist. Yun. Tapos, pangalawa ay Maharlika Music by God's Will. Yun. Ang ganda ng vibe ng kanta, ang ganda ng pagka-arrange, ang ganda ng lyrics. Kumbaga, parang represent niya dun sa kanta yung parang Pinoy hip-hop with class. Kaya, yun, paborito ko rin yun. And, Alak Puta Smoke, syempre. Yun. Lagi ko din siyang sinasoundtrip, lalo na pagka yung minsan pag mahaba yung pila, diba, kung nakapila ka kung saan, o kaya wala magawa. Soundtrip lang. Umiinom, nagyayosi, yun. Pampakalma. Kumbaga, sarap din i-reminis kasi pagka naririnig ko yung kanta na yun, ang sarap i-reminis ng mga gigs na talagang masaya, dumadambay yung mga tao. Yun, yun ang aking top 3. Para sa akin, siguro isa sa mga pinakamahirap na parte bilang rapper ay kung wala kang access o wala kang gamit na pang-record. Kasi yun yung isa sa mga pumapatay dun sa energy, kumbaga. Energy nung kanta. Kasi mas masarap i-record yung kanta nang nandun ka pa sa hype o yung pakiramdam na gusto mo talaga siyang i-record. Kumbaga, alam mo na yung feeling na yun kung nagra-rap ka. Minsan nakakabawas din talaga kapag wala ang gamit. Kaya siguro para sa akin, isa sa mga pinakamahirap. Tsaka paano mo maririnig yung pyesa na sinulat mo, yung pyesa na ginagawa mo kung wala kang access sa recording. Kaya, yun siguro. And naranasan din kasi namin noon ng Mad Unit na walang gamit. Although meron kaming laptop na ginagamit, kaso yung microphone namin is yung microphone lang ng headset na pang computer shop. Tapos nag-upgrade na yan, ha? Yung CDR King na microphone. Yun. And so on so forth. Awa ng Diyos. Yan. Nagkameron kami ng ganitong studio. Nagkameron ng gamit. Magandang microphone. Maayos. Sa tulong din ni Kuya Heartbeat. Kuya Heartwell. Thank you. And yun. Yun siguro yung pinakamahirap para sa akin. Isa sa mga pinakamahirap ng parte bilang rapper. Time na naisip na tumigil or magpahinga sa rap, syempre meron. Parang recently lang, halos 1 year din akong hindi umattend, lumabas, hindi pumupunta ng mga gigs, pyesa ng grupo ng Mad Unit. Solo ko halos wala, as in tahimik. Kasi nahirapan ako mag-adjust sa oras, trabaho, pamilya. Lalo na ngayon, dalawa na yung anak ko, maliliit pa. Mas kailangan ako ng pamilya ko sa bahay. Mas kailangan kong magbigay ng oras sa kanila. Mas pinili kong magbigay ng oras sa pamilya ko. Mag-focus muna for them. Ayan, and siguro doon ko naisip na tumigil na for good, tama na siguro. Pero ayan, hindi naman nawala. Kasi ayan, sa paghihikayat din ng mga grupo, mga kaibigan, hindi nawala yung init, yung passion, kumbaga, hindi nawala yung fire. Kaya thank you. Kaya andito ngayon, ganado pa rin, ganado na ulit.
Yeah, watch out. Abang-abang sa mga lalabas na bagong projects, bagong tracks na ginagawa namin, mga trip ng Mad Unit. Kasama namin si Heartbeat. Kaya, yan. Pwede nyo akong i-add sa Facebook, Jeff Mercado. And meron kami ang YouTube channel, Push Local Records, kung saan namin ina-upload yung mga kanta, yung mga videos. And meron din kaming Facebook page, Mad Unit. Search nyo na lang. So, yun. Dun, subscribe. Meron pa na hon na para sa iyo. Kaso depende sa iyo. Kung di dumating, di ka nagsipag. Kung iyo'y dumating, ikay di kalidad. Yeah. This is Jeff of Mad Unit. At ito ang Interrap.